Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video is magre-review tayo ng Epson L3110. So, sobrang excited na akong i-share sa inyo yung dalawang taong experience ko sa paggamit ng printer na to. At ikakwento ko din sa inyo yung mga naging problema. Magbibigay din ako ng tips kung ano yung magandang ink at mura. So, kung gusto mo yung malaman, tapusin mo itong video na to. So yun guys, nabili namin tong printer na to nung 2018 sa SM Calamba sa Isianic store. Presyo naman nung ink niya is 250 isa. Ay hindi, 250 pala yung black. Tapos yung yellow, tapos magenta, tapos yung cyan nasa 275. So ang mahal nung ink niya, kaya naghanap ako sa Shopee ng mura pero maganda pa rin yung quality. Tapos ito yung ano ko, ito. Yeah. Ito yung nabili ko sa Shopee. 79 pesos lang yung bili ko dito. Pero nabili ko lang siya sa Shopee ng mga 60 pesos. Gawa nung may voucher ako plus coins. Tapos free shipping pin na siya. Lalagay ko na lang yung link sa baba. Sa description box kung saan ako bumili. So sa quality naman, nag-aalangan ako kasi baka hindi maganda, hindi siya kaparehas. Pero, okay nang okay naman siya. Parang wala namang nabago. Parehas lang din. Tapos, maganda din naman yung review nito. So, ito pa yung isang tanong. Gaano kabilis maubos yung ink? Sa experience ko, nung binili ko siya, umabot ng 1 year yung colored. Yung tatlong kulay. Tapos, yung black, siguro mga 8 months. Ganun. Ang mga piniprint ko doon, yung mga research ko, yung sa thesis, tapos marami din nagpapaselox dito sa amin. Isa pang tips guys, dapat lagi nyo siyang piniprint isa o dalawang beses sa isang araw para hindi siya matuyuan at hindi masira yung printer nyo. Huwag nyo siyang i-stack. So, kwento ko naman sa inyo nung nasira tong nung printer ko, yun, nasira siya nung nakaraang taon. Gawa nung may pumasok dito, napasukan to siya ng parang bilog na madikit. Hindi ko alam kung ano yun eh. Kasi napasukan siya tapos, yung pagka-print ko, dito, na-stack yung papel, tapos nag-gusot-gusot dito. Nasira siya, kala ko hindi na magagawa. Tapos yung covered pa naman siya ng warranty. Tapos, sabi nila, kung maaayos daw, o matatanggal yung papels na stuck sa loob, pwede pa. Pag hindi naman natanggal yung papel, dadalhin sa may Santa Rosa. Bali, isang buwan yun. Sabihin, sobrang hassle nun kasi itong printer na to, ginagamit ko to sa pagbibusiness, sa printing business. So yun guys, kaya dapat ingatan nyo siyang mapasukan lalo na dito ng mga maliliit na kung ano-ano o buksan na buksan to, baka kasi masira. So buti na lang na ayos nila. Tapos, dun pala sa may ink, sa ink na ganito, sabi kasi dun nung bago namin binili to, kapag daw hindi original na ink yung nilagay mo, hindi na daw covered yun ng warranty. Hindi ko alam kasi hindi naman nila chinek yung ink eh. Pero ito na kasi nilalagay ko nun. Tapos hindi nila chinek yung ink. Kaya okay lang naman ata siguro. Siguro. So, yon. At i-check naman natin yung pag-print, yung itsura ng niya. Wait, buksan ko lang. Try muna natin ito. Yan. Try natin sa black. Okay, yun siya kabilis. Yun. Yan, tignan niya guys sa ganda.
colored naman. Yan o. Yan yung guys, ang ganda ng pagkakaprint. Kasi ng original. Tcharen! Ganun pa rin yung quality niya kahit ito yung gamit na ink. Dito naman. Try naman natin sa virtual TV. Dito ako natutuwa kasi kahit color. Sa color na lang tayo. So yun guys, tapusin ko na tong video na to. Kung may mga tanong na lang kayo, i-comment nyo na lang yan tapos sasagutin ko kayo isa-isa. Bye-bye!